Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Our video for today is all about incubator. Kung paano natin ba ito gagamitin, ituturo po natin yan. Ito po yung nabili namin. So, made up of styrofoam lang po siya. At hindi po siya bulb type. Wala po itong ilaw. Heater lang po ito. Kung makikita nyo sa ilalim, yun po yung ganyang heater. At meron pong adapter 120 to 220 volts, pwede po yan. Meron din siyang sprayer at saka ito yung plastic na double. Ito po yung magiging beddings niya. At lalagyan lang po natin siya ng tubig at dodoblehin lang po natin yung plastic. Ayan guys. So, ilalagay na po natin yung plastic na magsisilbing beddings. O di kaya naman, ito yung pinakakatawan ng inahing manok pero pabaliktad lang yung kanyang sistema dahil sa ilalim siya. So ilagay na po natin guys, siguraduhin lang po natin na pantayin lang natin ang pagkakalagay. Bale, double plastic po yan guys, so dapat i-double po ninyo yung plastic. Yan, tapos pantayin lang natin yung tubig at lagyan natin ng clip. Meron po siyang kasama na clip. Lagyan natin sa pinakagilid. Ayan. After naman natin ilagay itong beddings, yan po yung ayos nyo guys. Siguraduhin lang po natin na ilagay natin sa ayos yung kanyang thermostat. Ito po yung magsisilbi kanyang controller or automatic controller po niya. Yan po yung sensor niya. Tapos lagyan lang po natin siya ng tape para hindi siya gumalaw. Yan guys. Simple lang po ang paggamit ng incubator na ito. Pero gaya nga ng sinabi ko, wala po kayong makikitang ilaw sa loob. Heater type po siya. Ayan, pagkatapos po. Ayan po yung ayos niya. Pagkatapos guys, kailangan lang po natin siyang paandarin. Painitin lang po muna natin siya. Antayin natin na ma-reach niya ang 37.5 temperature niya para po mainit na po agad yung incubator natin bago natin isalang yung mga itlog. So, tapan lang po natin. Dahil may plastic po sa gilid, meron pong nakaangat kaya kailangan po natin lagyan ng patong yan para matakpan ng maigi or kaya pabigat. Yan guys, antayin lang po natin na ma-reach niya ang kanyang temperature. Siya nga pala sa sa settings, pindutin lang po yung pinaka top na button sa left and sa right naman may up and down button yan. So pwede nating i-adjust yung temperature diyan kung saan natin siya ilagay. Ibig pong sabihin, i-reset po natin sa 37.5 para once na ma-reach po niya yung 37.5, ibig sabihin po noon is mamamatay po yung heater natin. At dito naman sa left side sa pinakababa, ito naman yung light para sa kindling.
So kung gusto lang po natin na malaman kung may laman yung itlog or wala, dito lang po natin siya gagamitin. Siguraduhin lang natin na gamitin natin sa madilim na area para makita po natin. Ayan guys, 37.0 na po na tayo. So medyo mainit-init na yan. So pwede na po natin ilagay yung ating mga itlog. Total, galing naman po siya sa room temp. So okay lang na ilagay na po natin. So ayusin lang po natin guys. Ilagay lang muna. Ang capacity po nito is 32 pieces. So ilasalansan lang po natin ng maayos para sakaling mag-ikot po tayo ay hindi po tayo mahirapan. So ang gagawin po namin dito guys is iikutin po namin 3 times a day, umaga, tanghali, tsaka gabi. So yan po guys, pagkatapos natin ilagay mga itlog, ilagay po natin itong pinaka-towel nya para mas makontain yung init sa loob. At meron din po siyang tubig na ito po yung magagamitin na moisturizer. Sa paggamit po ng moisturizer, i-spray lang po natin sa mga itlog once a day at least. So ganun lang po, ilagay lang po natin sa loob para po hindi mawala at yung tubig niya din ay mainit na rin. So after 10 days, pwede nating gamitin yung kindling, yung gamitin po natin yung ilaw sa labas. Ito nga pala guys, maliban po dito, meron pa po kaming binili na incubator na pinakamura. Bumili po kami ng 2 piraso. Papakita po natin yan guys. Yan, ito po siya. So natural incubator po yan. So yan po yung pinakamurang incubator. Dahil pwede mo itong hiramin lang sa kapitbahay. Ibig ko pong sabihin guys, yung native chicken po ang at ating tinutukoy. At pasyalan naman natin yung isa dito po sa tabi lang din po ng aming breeding pen. Ito po yung breeding pen natin at nilagay lang po namin dito sa labas ng kanilang breeding pen dahil dito po nangingitlog yung isa naming inahin na native. So ayan guys, so marami na rin kaming nilagay dito. Antayin lang namin po na maglimlim yung mga native namin at sila na po ang bahala kung kailan nila mapipisa ang mga itlog natin. Sana guys makapagpadami tayo ng mga alaga natin para meron tayong pang araw-araw na pagkukunan. So meron din po itong aming mga pato rito sa labas. Medyo dumami na rin ang kanilang itlog. Yan guys, 2 na po ang naglilimlim. Lalaki ng itlog ng mga pato guys. Sa dami ng mga itlog nila, hindi na nila kayang sakupin ang kanilang mga itlog. Okay guys, hanggang dito na lang ang video ito. Sana ay meron po kayong natutunan sa amin. At sana po ay huwag po kayong magsasawang sumuporta sa aming YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para po palagi kayong updated kung meron po kaming bagong video na i-upload. Abangan po ang update po namin kung mapipisa na po ang aming mga incubate na itlog.